kang tinig ni Jesus, ang tugon ko'y ayo sa kailang at daing ng tao. Ang tugon ko'y ayo. Ibabalita ang pag-ibig at ang dakilang pag-asa. At kung ako'y magbigo, Jesus pasaklolo, pagkat ako'y nagpasyang hahayo. Nagbabalik po ang 777 Morning Devotional and Prayer. Ako po si Pastor Joey De Ocampo, kasama si Pastor Bong Fidakan sa Control. Ang makakasama po ninyo ngayong umagang ito upang mag-aral at sumamba sa ating pong Panginoon. At tayo po ay pinagpala ng ating Panginoong Diyos sa umagang ito sapagkat minsan pa ay mayroon tayong buhay, kalusugan, pagkakataon, lakas upang gugulin sa maghapon ng ating pong mga paggawa at paglilingkod. Ganun pa man, mga minamahal na mga kaibigan at mga kapatid, bago po tayo tumungo sa ating pong kanya-kanyang responsibilidad at gawain sa maghapong ito, ay mas mainam na pasimulan po natin ang ating pong araw sa pananambahan sa ating pong Panginoon. At muli ay huhugot tayo ng lakas mula sa kanya pong mga salita. Kaya nga mga minamahal na mga kaibigan at mga kapatid, saan man po kayo naroon? Kayo man po ay nagbiyahe, nasa opisina o nasa tahanan. Ay mag-tune in lamang po kayo dito sa ating pong 777 Morning Devotional at ating pong katagpuin ng ating pong Panginoon sa ating pong pananambahan. At kumusta po kayo mga kapatid? Kumusta po ang panibagong umagang dumating sa atin? Ano po? At bagamat may po tayong kanya-kanyang pasanin sa buhay, ay naniniwala tayong bibigyan tayo ng direksyon ng ating Panginoon sa maghapong ito. Kaya nga, nais ko pong kilalanin ang inyo pong mga pagbati ngayong umagang ito upang tayo po ay sama-sama nga mag-enjoy at maramdaman yung fellowship sa isa't isa. No? At narito nga po si kapatid na Ligaya Luciano, bumabati po sa atin. Ang sabi po niya ay, good morning po everyone. Okay, good morning Sister Ligaya Luciano from Pulong Santol, Porac, Pampanga. Ngunit ngayon ay parang nasa Canada. Okay, nasama po kayo Sister Ligaya Luciano. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Kasama po ang inyo pong buong sambahayan. Kasama rin po natin si kapatid na Rebecca Robles Dilar at bumabati sa atin. Good morning po. Yan ang kanyang pagbati. Good morning, kapatid na Rebecca Robles Dilar. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon sa araw pong ito. Sama rin po natin sa ating pong pananambahan ngayong umaga, si kapatid na Betty Luces. Ang wika po niya ay, good morning po, Pastor Erico, Pastor Marlon Ramirez, at Pastor Joey De Ocampo, at Pastor Bong Fidakan. At sa lahat ng tagapakinig sa programang ito, at sa lahat ng grupo ng 777 Devotional and Prayer. And God bless us all. Ayan. Pagpalain din po kayo ng ating Panginoon, kapatid na Betty Luca Abetaluses, at maranasan po ninyo ang pamamatnubay ng ating Panginoon sa araw pong ito. At kasama rin po natin si kapatid na Clarita Birong. Sabi po niya, good morning. Good morning everyone watching from Nanarianis Day Church, Piña Blanca, Cagayan. Ayan. Good morning po, Sister Clarita Birong.
Pagpalain po kayo ng Panginoon at regards po tayo dyan sa inyo pong buong sambahayan. At himukin po ninyong mag-tune in din po sila sa ating pong 777 Morning Devotional. At kasama rin po natin ang ating pong kapatid, si Elizabeth Tonggol. At sabi niya, good morning po. Ayan, good morning po kapatid na Elizabeth Tonggol. Ma'am Tonggol, good morning po. From Santa Catalina, Seventh-day Adventist Church, San Luis, Pampanga. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon sa inyo pong pakikinig. At kasama rin po natin si kapatid na Iyal, ayan, Manarang Oraman. Good morning everyone! And sa iyo po, Pastor Joey de Ocampo, ayan. Good morning, good morning. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon at tuloy po niyong maramdaman ang paggabay ng ating pong Panginoon sa araw pong ito. Ito mayroon pong ibinabalita sa ating po si Doc Melbacon. Ang sabi po niya ay, done sharing to 20 groups. Wow naman! Salamat po, Doc Melina Bacon. Pagpalain po kayo ng ating pong Panginoon ano? Sa inyo pong kasigasigan at patuloy pong naglilingkod sa ating pong Panginoon. Kasama rin po natin si kapatid na Floride Garcia David. Ang kanya pong greeting sa ay, good morning po. Team 777, Pastor Marlon, Pastor Erico, at sa lahat ng viewers, God bless. Ayan, okay. Good morning, kapatid na Floride Garcia David. Saan ka man naroon? Ay, pagpalain ka ng Panginoon at patuloy kang mag-tune in dito lamang sa 777. Yan, regards sa buong sambahayan. At kasama rin po natin si kapatid na Garcia Villanueva Banz. Ang kanya pong greetings ay, have a wonderful morning, 777 prayer. Pakisama pastor sa inyong mga prayer ang aming trabaho at buong family. Salamat from Island Garden City, Samal. Okay po, regards po tayo dyan sa inyong buong sambahayan, kapatid na Garcia Villanueva Banz. Sa mapagpalang umaga din po sa inyo dyan. Sama rin po natin si kapatid na M-Star, ang kanya pong pagbati. Good morning po sa lahat. Good morning kapatid na M-Star. Pagpalain din po kayo ng ating Panginoon. Mel Marcos, kasama rin po natin sa ating pong pangumagang pananambahan. Good morning Pastor Joey, God bless your ministry. Ayan, good morning po. Regards po tayo dyan sa GSIS. Okay. Sa mga kapatid, kina Brother Dennis Quinto, Gento Family, at iba pang mga kapatid natin. Okay? At maranasan po ninyo ang blessing ng Panginoon sa araw pong ito. At regards din po sa inyo pong mabait at masipag na sweetheart. Okay? So, salamat po sa pag-tune in, Ma'am Mel Marcos. Ayan. At kasama rin po natin sa ating pong pananambahan ngayong umaga, si kapatid na Sinaida Katibog Atienza. Ang wika po niya sa atin ay, good morning from Jinsan. Okay, talagang taga-Jinsan pala si kapatid na Sinaida Katibog Atienza. Good morning, thank you po sa pag-tune in. Manatili po kayo mag-tune in sa ating pong programa dito sa 777. Mary Manongdo, good morning everyone. Yan ang kanyang pagbati. Good morning po. Good morning po sa inyo, kapatid na Mary Manongdo. Okay. At tayo po ay magpapatuloy. Ang inyo pong mga greetings, mga kapatid, ay nababasa sa ating pong Facebook page at sa ating YouTube channel. At ang inyo pong lingkod ay hindi kayang basahin ang lahat ng inyo pong mga greetings. Anyway, tayo po ay magpapatuloy sa ating pong pananambahan. Ang ating pong quotation of the day ay matatagpuan po sa aklat ng Selected Messages, Volume 3, page 266. Sabi po ni Ellen G. White, we must pray constantly with a humble mind and a meek and lowly spirit. Okay, pinakikita po niya rito sa ating pong quotation of the day. Sabi ni Ellen G. White, dapat tuloy-tuloy ang ating pong panalangin. O nga naman, kapag tuloy-tuloy, ay nakakatiyak tayo na ang ating panalangin at pagbubuo o pagtatatag ng ating relasyon at dependence sa ating Panginoon ay tuloy-tuloy din. At tuloy-tuloy din nating tatanggapin
yung power na maari po niyang ipagkaloob. Kaya lang sabi diyan, ang pananalangin tuloy-tuloy ay dapat may kasamang humble mind and a meek and lowly spirit. So ibig sabihin mga kapatid ay we have to set aside ourselves, our pride, yung ating pong sabihin natin spirit of para bagang mayroon tayong kakayanan. So dapat i-set aside natin yan at hanapin natin kung ano ang Diyos, kung ano ang magagawa ng Diyos sa buhay natin samantalang tayo ay nagpapakababa sa kanyang banal na harapan. At sinabi rin ni Ellen G. White, sabi niya, we need not wait for an opportunity to kneel before God. We can pray and talk with the Lord wherever we may be. So mapapansin po ninyo mga kapatid, ito yung paulit-ulit nating sinasabi, ano? Okay? Minsan kasi ay occasional ang ating pong pananalangin. Kapag tumanggap tayo sa pakiwari natin ng sagana, doon pa lamang tayo nagpapasalamat sa ating Panginoon. O kaya naman kapag tayo ay dumating sa medyo sabihin natin parang nagkukulang na at may pag-aalala na, doon pa lamang tayo nananalangin at lumalapit sa Panginoon ng ang damdamin natin ay mayroon tayong humble mind and meek and lowly spirit. Pero mali yun, mga minamahal na mga patid. Sabi sa sulat ni Ellen G. White, do not wait, sabi niya. We need not wait for an opportunity to kneel before God. So, lagi natin ini-stretch out mga patid sa ating pong pag-aaral na ang panalangin dapat ay bahagi na ng ating buhay. Parang hininga nga siya na kapag tayo hindi huminga, mamamatay tayo. Ganon din ang ating pong spiritual life. Kapag tayo po ay hindi nanalangin sa harapan ng Panginoon, mamamatay at mamamatay yung ating pong spiritual life. So, ugaliin po natin na manalangin lagi sa harapan ng ating Panginoon na mayroon pong kababaan at mayroon pong mababang spirito sa harapan ng ating pong Panginoong Diyos. Ayan po, tayo po ay manalangin. May naming Diyos, sa oras pong ito ay patuloy po kami lumalapit sa inyo. Dala ang kababaan ng aming pong buhay, puso at spirito sa inyo pong banal na harapan. Kinikilala na kayo nga po ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. At kami naman ay mayroon pong limitasyon na dapat umasa sa inyo sa lahat ng panahon. Kaya nga po, salamat sa paalalang muli namin pong naranasan at nakita ngayong umaga na matutunan po namin magpakumbaba sa inyo. At salamat, Dakilang Ama, sapagkat ang oportunidad ng pananalangin ay hindi kayang pigilan ng panahon o kaya ng lugar. At maaari po namin ito gawin sa bawat sandali ng aming pong buhay. Kaya nga naman, tulungan po ninyo kaming maging lifestyle ang aming pong pananalangin at maging matibay ang aming pong relasyon sa inyo. Sa umagang ito, muli po kaming tutuklas ng inyo pong mga salita, mag-aaral at aalamin ang mga napapanahong aral. Ang tangi po namin pakiusap, buksan muli ang aming pong isipan, ang aming pong puso, upang tanggapin ang inyo pong mga salitang makapagbabago ng aming buhay, makapagpapasigla ng aming pong paglilingkod at magpapatibay ng aming pong pananampalataya. Salamat, Dakilang Ama, sa pagdinig ng aming pong panalangin. Alang-alang lamang sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Tayo po ay magpapatuloy sa ating pong pananambahan at pinagpala muli tayo ng ating Panginoon sapagkat makikinig tayo ng salita niya at ito'y pagkakaloob ng isang manggagawa na kung saan ay isinugo ng Panginoon ngayong umagang ito upang mangasiwa ng kanya pong salita. Ang ating pong tagapagsalita ay si Pastor Archie Cabucos at kita po natin ang kasigasigan sa paglilingkod na kanya pong tinanggap na hamon sa harapan ng Panginoon. At dahil sa kanya pong dedikasyon ay mararamdaman po natin na ang mensaheng
nagbigay sa kanya ng kapangyarihan upang magpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon ay mararamdaman nga po natin upang tayo magpatuloy din sa pananampalataya at paglilingkod sa ating pong Panginoon. Ngunit bago po natin mapakinggan si Pastor Archie Cabocos ay isang pagkakataon na makapakinig muna tayo ng makalangit na awitin upang buksan ang ating pong isipan at puso sa pakikinig ng salita ng Diyos. Ang ating pong awit ngayon ay si Hanita Buldan. At pakinggan po natin ang tinig ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang awitin. Magandang umaga po sa ating lahat mga kapatid at pinupuri at iwalhati. Yan ang kilala natin ng ating mahal na Panginoon sa programang ito. Marami po tayong mga kapatid na totoo na maraming mga bisis na ang Diyos ay sumasagot ng kanilang mga panalangin. Kahit ito ay mabigat, napakalaki ay mabuti ang Diyos na sumasagot sa ating mga panalangin. At naging pagpapala ang programang ito, purihin natin ang ating mahal na Panginoon, mga kapatid. Kaya, ang atin pong mensahe, mga kapatid, ay pinamagatang Seek Me First. So bago po ang lahat, tayo po ay manalangin. Panginoon namin na mapangyarihan sa lahat, tayo pong pinupuri, niwalhati, dadakilang inyong pangalan, na inyong pong pinahintulutan, na kami ay makinig sa inyong pong napakagandang mensahe na inyo pong ipahayag
Panginoon sa umagang ito. Panginoon, magsalita po kayo sa amin na upang ma-inspire, ma-encourage kami, Panginoon, sa inyo pong salita. Matulungan kaming unawain at ito ay aming tanggapin, Panginoon, sa buhay. Ito po ang hiling dalangin sa inyong tagapagligtas sa Kristo. Amen. Ito pong share screen, mga kapatid, ang ating pong mensahe. Ating pong pinupuri ang ating pong Panginoon sa lahat po ng ating pong mga kapatid na natutok, nakikinig at nanonood. Nawa ay kayo din po ay maging pagpapala ang mensaheng ito sa inyo. Seek me first. Ako po ay mayroon pong dalawang anak at siyempre mayroong isang asawa. Mga kapatid, sa aking naobserbaran sa aking anak, meron akong dalawang anak, 5 years old at saka 2 years old. Ang aking panganay, lagi niyang inuuna ang kanyang sarili. Sa kanyang pagligo, inuuna niya. Siya talaga ang gusto niyang mauna sa pagkain. Siya ang gustong mauna sa laruan. Siya ang gusto. At kawawa ang kanyang kapatid. Kaya tinatanong ko yung bata. Sabi niya, sorry daddy, sorry mommy. Hindi niya alam yung kanyang nagagawa niya. Kaya malaki ang porsyento, mga kapatid, sa ating espiritual na kalagayan at katayuan at relasyon sa Panginoon na nauuna natin ang ating sarili kaysa ating mahal na Panginoon. Tama ka, mga kapatid. Talagang tama yun, mga kapatid. Dahil ang rason ay andito tayo sa makasalanan ng mundo. Ang nature natin ay makasalanan pa. Kaya napakahalaga ang programang ito na tinuturuan tayo na manalangin ng manalangin. Ang pagiging pananalanginin, mga kapatid, isang pamaraan to connect our spiritual na kalagayan, katayuan sa mundong iba pa, doon sa ating mahal na Panginoon. Kaya mahalaga at ito'y mabuti para sa ating gawin. Patuloy tayong manalangin at tayo'y pagpapalain ng ating mahal na Panginoon. Mayroon akong mahalagang kwento sa inyo, mga kapatid, na itong Matthew 6:33, ito ay aspeto ng biblical na aspeto ng seek me first. That seek ye first the kingdom of God and all these things shall be added unto you. Ito ang pinaka-favorite na text ko, mga kapatid. Ang aking karanasan dito sa talatang ito ay ako po ay nagbakasyon at nagbalik loob sa Panginoon. Sa aking pagbalik, bumalik ang aking mainit na pagmamahal at paglilingkod sa Panginoon. At nakita ko yung aking minamahal. Yung aking minamahal ay aking inadalangin sa Panginoon. Bagaman ay maraming naniligaw sa kanya na maganda na ang kalagayan sa pamumuhay dahil profesyonal, nakapagtapos na ng kolehiyo at nakapagtrabaho at magandang trabaho. Magandang kalagayan. Ako po ay nagsisimula pa lang. Ako ay hindi pa nakapag-aral ng kolehiyo. Pero ito ay nilalapit ko sa Panginoon. Dinadalangin ko sa Panginoon na aking paliligaw, aking asawa. At hindi ko inilagay ang aking panliligaw sa una kaysa sa salita ng Diyos. Patuloy lang ng nanalangin at naging aktibo sa gawain ng Panginoon. Kaya habang nananalangin ay patuloy din na naging engaged doon sa gawain ng Iglesia. Ang gawain natin sa ating mahal na Panginoon. Alam niyo ba, mga kapatid, napakagandang nangyari. Ang nangyari ay gumawa ang Panginoon sa aking mga pananalangin sa Kanya. Ako po ay nakapag-aral ng pagiging pastor sa Mountain View College.
working student at lumipat sa UP at inisponsoran ako ng aking minamahal na asawa. At nakapagtapos ng pagiging pastor. At hindi lang yun mga kapatid, sa aking pagpapakasal din, wala din akong pera. Gumawa ang Panginoon, pinagpala niya ang aking asawa at siya ang gumastos sa aming pagpapakasal. Alam ko mga kapatid na mayroon din kayong mga matitinding mga karanasan sa inyong pagiging pananalanginin. Sa inyong mga kahilingan, mayroon ding matindi kayong mga kahilingan. Akala mo hindi sumasagot ang Panginoon. Sasagot ang Panginoon mga kapatid. Hintay lang tayo at patuloy nating i-engage ang ating buhay sa gawain ng Panginoon. At makikita mo na ang Panginoon ang gagawa ng kasagutan sa ating mga panalangin. At ikaw ay magiging masaya sa lupa habang ikaw ay patuloy na gumagawa sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Mga kapatid, napakabuti ang ating mahal na Panginoon. Kaya ating gawin ang kalooban. Gunahin natin ang Panginoon sa ating mga buhay. Pero mga kapatid, ito ang ating kalagayan sa realidad nating buhay mga kapatid. Ay nauuna talaga natin ang ating mga buhay sa ating mga negosyo, sa ating mga prioridad sa buhay natin. Yung ating pagiging interest doon sa salita ng Diyos. Sa interest natin na magiging kabahagi tayo ng paggawa sa kalooban ng Diyos sa ating mga buhay. Nahuli natin ito. Dahil ito ang sabi sa tala ng Signs of the Times, paragraph 3. Mga kapatid, alalahanin natin mga kapatid na hindi nagtatapos doon ang ating pagiging pagpakinggan natin ang salita ng Diyos ay tapos na. Mga kapatid, sinabi ng tala ay tayo po ay hindi lamang sa pakikinig kung ng salita ng Diyos kung hindi sa paggawa ng kalooban ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya habang tayo nananalangin mga kapatid, sabi ng Biblia, nagawin natin ang kalooban ng Diyos sa ating mga buhay, iunahin daw natin ang kalooban ng Diyos sa ating mga buhay. At makita natin, shall be added unto you, katulad ng aking naging karanasan. At magiging inyong karanasan din ito sa inyong mga buhay kung ating susubukan na gawin ang salita ng Diyos. Iuna natin ang salita ng Diyos. Seek Him first, the kingdom of God and His righteousness and all these things. Kaya mabuti mga kapatid na atin ding i-include, isama sa ating mga panalangin, na puspusin tayo ng kapangyarihan ng banal na Espiritu na mapili natin ang katwiran ng Diyos sa ating mga buhay at maipahayag siya, ma-reveal siya sa ating mga buhay upang marami ang mga kaluluwang maakay palapit sa ating mahal na Panginoon. Who allowed themselves to be burdened with household cares and businesses perplexities, they are cumbered with much serving and neglect the one things essential. Kaya mga kapatid, sa ating magiging paglilingkod, sa ating mga prioridad sa buhay natin, nauna natin ang material na bagay, nauna natin ang profession natin, nauna natin ang negosyo natin, nagiging busy na tayo, kaya sa paglilingkod natin sa Panginoon, napakabigat. Hindi ba natin napakinggan ang salita ng Diyos na ang mga bagay dito sa lupa, sa ibabang lupa na ito, na pinagkakaabalahan natin, minsan nakukompromise natin ang salita ng Diyos. Naniniglik natin ang salita ng Diyos sa ating mga buwan. Mga kapatid, susunugin lang itong mga bagay na ating pinaghihirapan sa mundo nito. Kaya mga kapatid, bakit hindi tayo manumbalik? Iunahin natin ang Diyos sa ating mga buwan. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness shall be added unto you. This is the first great object ng ating mga buhay mga kapatid.
the kingdom of heaven. Kaya mga kapatid, sa ating paggising sa umaga, sa ating pagtulog, sa ating pagtrabaho, sa ating pagninegosyo, o anuman ang ating mga ginagawa sa buhay, sabi ng tala, gawin nating una, hanapin ang salita ng Diyos. Hanapin ang karian ng Diyos sa ating mga buhay, sa ating profesyon, sa ating mga ginagawa. This is the first work to be engaged in. Yan ang unang-una at huli ng ating gawain sa ating mga buhay. Unahin natin ang katwiran ng Diyos. You are then co-workers with God. For this I have bought you with my suffering, humiliation, and death. Kaya mga kapatid, this is our privilege to engage in, mga kapatid. Dahil sa kamatayan ng ating mahal na Panginoon sa kanyang suffering, ang pribilehyong ito ay nagiging tayo, ay nagiging co-workers ng Panginoon. Mula doon sa pagiging makasalanan, and Christ died sa ating pagiging makasalanan upang tayo ma-enjoy natin ang pribilehyong ito. To be an instrument of God. To be yung revelation ng ating mahal na Panginoon sa ating mga buhay upang mapabalitaan ng iba, upang magkaroon ng kaligtasan. The conclusion, mga kapatid, if anyone will come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. So kaya, mga kapatid, ating matuturuan ng ating mga buhay, ating mga sariling unahin ang Panginoon dahil sa kamatayan ng ating mahal na Panginoon. Dahil sa suffering ng ating mahal na Panginoon, mapipili natin ang katwiran ng Diyos dahil ang ating Kristo ay napako doon sa Kalbaryo sa Cross. Kaya napakaganda, mga kapatid, na tayo ay gagamitin ng ating mahal na Panginoon. Kaya sabi nga ni John, mga kapatid, na let him Christ decrease and I am increase. Kaya sa ating kalagayan, sa sitwasyon natin ngayon, mga kapatid, sa ating pagiging lingkod ng Panginoon, sa ating katayuan, sa buhay natin, sa ating pagmi-ministry, pinaalalahanan tayo ng Book of John. Si Kristo ang maitaas sa ating mga buhay na paglilingkod upang marami ang kaluluwa, maakay, madala sa panan ng ating Panginoon at magkaroon ng kaligtasan. At maging pagpapala sa Diyos sa ating mga buhay, ang salita ng Diyos sa ating mga buhay, mga kapatid, maging pagpapala ito. So, shall be my disciple. Kaya tayo ay maging disipulo ng ating Panginoon dahil nakikita ang buhay ng Panginoon sa ating pamumuhay. Natuturuan natin na piliin ang katwiran ng Diyos at siya maging sentro at huli ng ating buhay. Even the death of the cross, shall we feel it a hardship to deny ourselves? Mga kapatid, alam na ng Diyos yan, mga kapatid. Na sa ating kalagayan, dito sa lupa, nandito pa tayo sa lupa, makasalanan, nature natin na makasalanan, mahirap talaga, mga kapatid, to deny ourselves. But pinaalalahanan tayo, always to connect our Savior. Through prayer, well connected eh. Plano ng Panginoon, mga kapatid, to be His partakers ng Kanyang divine nature sa ating pagiging makasalanan. Yan ang napakaganda, mga kapatid, ang plano ng Diyos. Na tayo po pala ay maging partakers ng love at ng suffering, ng salvation, ng kaligtasan ng ating Panginoon sa ating mga buhay. Mga kapatid, gusto ba nating maging partakers ng katwiran ng ating mahal na Panginoon sa ibang tao, sa kanyang pagmamahal sa ibang tao? Kung gusto po natin, mga kapatid, ay ulitin po natin, sariwain, alalahanin, yung basic. Ano yung basic, mga kapatid?
Read your Bible, pray every day, and you will grow. Pagpalain tayo ng ating mga Panginoon sa misa na ating napakamayan. God bless mo. Ayan, maraming salamat, Pastor Archie, kakabuko sa inyo po magandang, napakagandang mensahe. Talagang dapat hanapin muna ang Panginoon, ano? Sapagkat kung kinikilala natin ang Panginoon na siyang nagkaloob ng lahat ng mga bagay, pati ng ating po mga buhay, ay dapat nating unahin siya, no? Minsan kasi mas inuuna natin yung ibinigay kaysa yung nagbigay. Kaya nga mga kapatid, sa umagang ito ay isa namang paalala na seek ye first the kingdom of God, ang wika nga. Sa ating mga hanap buhay, sa ating mga profesyon, sa ating po mga panukala at plano, ay idiniin ni Pastor Archie na kailangan unahin ang Panginoon sa lahat ng mga bagay na ito. At kapag nangyari nga ito, ay nalalaman naman natin mga minamahal na mga kapatid kung saan tayo patutungo. At ang patutunguhan natin ay ang buhay na walang hanggan at masaganang pamumuhay na ninanais ng Diyos para sa atin. At ngayon ay alam ko mayroon po kayong mga reflection sa ating pong napag-aralan mula po sa ating pong quotation of the day and sa ating pong message na napakinggan kay Pastor Archie Cabugos. At isa po rito ay galing kay kapatid na Mabel Lapatero, ang wika niya ay Amen. Reflection. Salamat Pastor Joey sa prayer quotation na nagpapaalala na lagi tayong manalangin, hindi natin kung saan nang hihina o sa panahon ng pagtitipon, tayo manalangin. Ang panalangin ay katulad ng pagkain na nagbibigay ng lakas at koneksyon natin sa ating Diyos na tagapagligtas. Totoo nga naman, ano, kailangan tayong kumain. Kaya lang, may mga taong kahit na panahon ng kumain, ayaw kumain. Okay, so ang panalangin ay higit pa, Sister Mabel, ha? Higit pa sa pagkain po natin. Okay, kahit sa panahon na ayaw nating manalangin, dapat nananalangin tayo. Okay, isa yan sa paalala sa atin, yung bang parang ayaw nating lumuhod, ayaw nating pumikit, ayaw nating umusal ng panalangin sa ating Panginoon. Dapat yun ang paglabanan natin. Dapat yun yung panahon na tayo po ay manalangin. So salamat Sister Mabel Lapatero sa inyo pong refleksyon. Ano po, at tunay nga pong papakita talagang ang panalangin ay isang paraan na tayo po ay nakapagkukunik sa ating pong Panginoon. Ito si kapatid na Betty Luces, ang sabi po niya ay, Amen po Pastor Joey, maraming salamat sa magandang quotation mo sa umagang ito. Patuloy nagbibigay ng paalala sa atin na tayo ay huwag mag-atubiling manalangin sapagkat ang panalangin, dito tayo humuhugot ng ating hininga at kalakasan. At ang panalangin, ito ay napakahalaga sa ating buhay sapagkat ito ang daan na tayo ay makipag-ugnayan sa ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng ating panalangin at pananampalataya. Kaya lagi tayong kumapit sa ating Panginoong Diyos upang tayo ay magtagumpay. Ayan, maraming salamat sa paalala, Sister Betelosis. Tama po yon. Ang susi ng tagumpay ay kung papaano tayo nakikipagkunikta o mayroong koneksyon sa ating pong Panginoon. Kaya nga naman na huwag nating ihiwalay ang ating pong sarili sa pinanggagalingan ng tagumpay at pag-asa ng buhay, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Pula naman kay kapatid na Rosana Valles Caselcano, ang kanyang reflection ay, Amen po, Pastor Joey, always pray kahit saan ka man, in sadness and in happiness, at magpasalamat lagi sa ating Panginoon. Thank you po, Pastor Joey, and God bless your family and ministry. Ayan. Thank you po, Sister Rosana Valles Caselcano. Dapat po, ano, totoo yun, ha? Nasa katuwaan, kalungkutan, nasa kabiguan at tagumpay, dapat kasama ang ating pong pananalangin sa harapan ng ating pong Panginoon. Sabi ni kapatid na Rio Rose ay
Praise the Lord Almighty. God is good. Tama po yon. Tama po, Sister Rhea Rose. Ano, ang Panginoon ay mabuti sa lahat ng panahon. Okay, kasama rin po natin si kapatid na Amelia Jordascal at ang kanya pong takeaway ngayong umaga ay salamat po, Pastor Joey, sa napakagandang quotation na ibinigay o ibinahagi ninyo. Tunay po na ang panalangin ay buhay sapagkat nananalangin tayo sa nagbibigay sa atin ng buhay. Kaya naman, huwag kaligtaan na ito ay gawing palagi. Masaya ka man o malungkot sapagkat kung hindi tayo mananalangin, mawawala tayo sa koneksyon sa ating Panginoong Diyos. Prayer is life. Salamat and God bless us all. Yan naman eh. Prayer is life. Totoo yun, ha? Gusto po nating mabuhay at magpatuloy ang ating spiritual life, ay ugaliin po natin laging manalangin. Ang sabi po ni kapatid na Lynn Marie ay, amen, purihin ang Panginoon. Okay. So, tama po, ano, dapat ibigay natin ang papuri sa ating pong Panginoon. Anuman ang kalagayan sa buhay. At ang yung pagbibigay papuri sa Panginoon ay isa po sa mga uri ng ating pong panalangin sa harapan ng ating Panginoon. Lito Mapanaw, ang wika po niya ay, tama po kayo, Pastor, na ang ating mundo po talaga ay makasalanan. Kaya po kailangan po talaga natin na kumunikta sa ating Panginoon dahil siya lang po ang makababawas ng ating kasalanan at wag po natin kakalimutan na magdasal sa Kanya. Dahil yun lang po ang isang way para makausap natin po siya. Tama, ano? Tama, Sister Lita Mapanaw. Ang tanging paraan lamang upang makausap natin ang ating Panginoon ay ang tayo'y manalangin. Okay, mayroon pa ba kayong reflection? So, still looking for your reflection ngayong umagang ito. Okay. Sabi ni kapatid, sabi ni Pastor Marine Ernie, amen. Ayan, okay. At ang sabi po ni kapatid na Mabel Lapatero ay ito. Amen, salamat po sa message, Pastor. Tama po na pag inuuna muna natin hanapin ang Diyos, anuman ang ating panalangin o hinging sa Diyos na may pananampalataya at buong puso, magtiwala tayo sa Diyos sa tamang oras, tugunin ng Diyos ang ating mga hinaing. O nga naman, mayroon talagang tamang panahon ang Diyos kung kailan po niya tutugunin ang ating mga panalangin. At yun po ay hindi natin nalalaman kung kailan. Kaya nga, dapat lagi tayong manalangin upang ito ay mayroong inaasahang pagtugon mula sa ating pong Panginoon. Parang ang pagtugon ng Diyos sa ating pong panalangin ay parang second coming yan eh. Okay? Hindi natin nalalaman. Kasi kung alam natin na ang Panginoon ay tutugon ang ating panalangin sa araw na sabihin natin bukas, ay baka bukas pa lang tayo mananalangin. Kaya dapat ay manalangin tayo oras-oras sapagkat ang katugunan ay nanggagaling sa ating pong Panginoon. Okay, ang sabi naman po ni kapatid na Rio Rose sa Gabayaran Purpose. Amen, pastors. Jesus taught us to seek the kingdom of God above all else. That is, we are to seek the things of God over the things of the world. We are to seek the salvation that is inherent in the kingdom of God, considering that of greater value than all the world's riches combined. The promise associated with the command is that if we are putting God first, He will give you everything you need in this temporary world. But not only here, He gives. Tama nga, ano, Sister Rhea Rose Gabayan, ang purpose. Totoo yun. Ang pagkakaloob ng Panginoon ay hindi lamang sa lugar na ito, sa mundong ito. Ang maaring bunga ng ipagkakaloob ng Panginoon ay for eternity, ano? Kapag atin pong hinanap yung kaharian ng Diyos nang higit sa lahat ng mga bagay na ito. Kasi ang mga bagay na narito sa mundo ay pansamantala lamang. Sabi nga kanina ni Pastor Archie ay ang lahat ng yan susunugin.
So, pero kapag tayo ay inuna natin ang ating Panginoon, ang bunga niyan ay eternity. Okay, hindi maglalaho, eternity. So we have to connect ourselves always with God, always with Jesus Christ, for us to step on that eternity that God prepares for us. Okay, salamat Sister Rio Rose sa inyo pong reflection. Okay, mayroon pa ba? Ito, si kapatid na Presi Alimurong, mayroon din po siyang reflection. Ang sabi po niya ay, amen po, Pastor Joey, salamat po sa magandang mensahe sa humagang ito. Tama po kayo, Pastor Joey. Ang pagdarasal, napaka-importante sa ating buhay at doon lamang po natin nakakausap ang ating Panginoong Diyos. Kahit po wala tayong kailangan. Sa ating Panginoon, lumapit po tayo sa ating Panginoon. Diyos at magdasal po tayo. May kasamang pananampalataya at lagi pong magbasa ng banal na salita at lagi pong magpasalamat sa ating Panginoon. Purihin po ang ating Panginoong Diyos. Salamat Sister Presi Alimurong sa inyo pong napakagandang reflection. Opo, kailangan po nating purihin lagi ang ating pong Panginoon. Sabi naman ni kapatid na Arturo Montes Gakayan ay amen, first God, bago ang lahat. Okay, tama po kayo, kapatid na Arturo Montes Gakayan from Jabuyo, San Luis, Aurora. Okay. Good morning po dyan, kapatid na Arturo Montes Gakayan. Good morning kay Sister Rese at good morning din po sa mga kapatiran natin. Ayan, yan ang kanya pong reflection. First God, bago ang lahat. Okay, maraming salamat po sa inyo pong mga reflection at take away ngayong umagang ito, ano? At alam ko pong tayo ay pinagpala ng ating pong Panginoon. Bagamat masasabi po natin ang talatang 'yan ay para bagang gasgas na sa buhay natin, ano? Lagi na natin naririnig at napakinggan, pero makahulugan at napakahalaga po sa buhay po natin na talagang unahin ang Panginoon sa buhay po natin. Dapat binibigyan po natin siya ng parangal una bago po ang lahat. Kaya nga, yan po ang paalala sa atin. Ngayon po mga kapatid, nais ko po kayong anyayahan na tayo po ay manalangin. May naming Diyos nang tahanin na sa mga langit, sa oras pong ito kami po ay nagpapasalamat sa kabutihan po ninyo sa amin. Sapagkat kayong muli ay nagbigay sa amin ng pagkakataon upang amin po mapakinggan ang inyo pong mga salita. Salamat dakilang Ama sapagkat pinaalalahanan po ninyo kami na dapat namin kayong unahin sa buhay po naming ito. Na ang lahat ng mga bagay ay tunay nga pong ibinigay ninyo, ngunit mauna pong ibigay namin ang papuri sa inyo na nagkaloob ng lahat ng mga ito. Sa pagkakataon na ito dakilang Ama ay nais din po naming ilapit sa inyo si Pastor Archie Cabucos. Pagpalain po ninyo siya, pagpalain po ninyo ang kanyang buong sambahayan, ang kanyang mahal na asawa at kanyang mga anak. Naway maranasan po nila ang inyo pong inspirasyon, ang banal na espiritong nagpapatibay, nagpapalakas at umaaliw sa kanila pong mga paglilingkod. At anuman mga hamon ang kanila pong daraanan, ay mayroon lamang po silang ngiting sasalubungin at haharapin ang lahat ng mga ito sapagkat kayo po ang kasama po nila sa kanila pong paglilingkod. At dalangin ko, Panginoon, ay pagkaloob po ninyo sa kanila ang mga pag-iingat at pagliligtas. Maranasan din po nila ang kasaganaan sa lahat ng mga araw ng kanila pong buhay at paglilingkod. Kung magkagayon, ay maging panatag at payapa ang paglilingkod ni Pastor Archie kasama ang kanyang buong sambahayan sa banal na paglilingkod na ito na inyo pong ipinagkatiwala sa kanya. Kaya nga pong Panginoong Diyos, sa oras pong ito ay naniniwala kaming kayo ang magiging tagumpay, magkakaloob ng tagumpay kay Pastor Archie sa kanyang paglilingkod. At nais din po namin dalangin pa ang kahilingan ng aming pong mga kapatid pa
At nais po naming dalhin ito sa inyong dakilang Ama. Una nga po rito ay ang kaaliwan sa pamilya ni kapatid na Jelen Evangelista at Wilfredo King Jr. Naway i-comfort po ninyo ang pamilyang, mga pamilyang ito, dakilang Ama, mula sa kanila pong pagdadalamhati. Aliwin po ninyo ng inyo pong Holy Spirit at sa lalong madaling panahon ay makarecover po sila at maging normal muli ang kanila pong pamumuhay araw-araw. Dinadalangin din namin, may dalang pasasalamat dakilang Ama ang sambahayan ng sambahayan ni kapatid na Elisa Maximo Pedres na ipatuloy pong gabayan sila. Sa araw pong ito ay sumapit ang kaarawan ni kapatid na Grace Reyes. Pagpalain po ninyo siya ng kalusugan at malakas na espiritualidad ng pamumuhay kung magkagayang magpatuloy po sila sa paglilingkod. Dinadalangin din namin si kapatid na Tony Pedres, Herminio Maraya, Rolando Serrano, Felissimo Agulay at Hanilit Mercado, ganun din si Gina Serrano. Nawa Panginoon ang mabilis na pagpapagaling po ninyo sa takot ng panahon ang igawad sa aming pong mga kapatid na ito. Si Aurelia Sibugan ay masakit pong kanyang balakan, ganun din po si kapatid na Elisa, mayroon pong arthritis ngayon. Inyo po nawa, Panginoong, pagalingin ang aming pong mga kapatid na ito. Patuloy po nilang maranasan na kayo ang kanila pong kasama sa kanila pong pangangatawan. Amin din pong inilalapit pa ang iba po naming mga kapatid na sa kasalukuyan ay meron din pong mga karamdaman. Narito nga po ang aming pong kapatid na ito na si Sister Los Martinez, si kapatid na Eddie Perez, John Valdiscas, Panginoong Diyos, pagalingin din po ninyo sila. Si Rachel Forgar, amin din po panalangin na magkaroon po niya siya ng fast and complete healing sa kanya pong karamdaman. Si Ryan, amin din pong dinadalangin, Ryan Lagamayo. Patuloy din po ninyo siyang hipuin ang kagalingan. Si Dolly Espiritu ay sumapit sa kanila pong 24th wedding anniversary. Amin pong pinasasalamatan kayo sapagkat kayo po ang naging kasama po nila sa kanila pong buhay mag-asawa. Patuloy pong buklorin sila ng inyo pong pagmamahal at maranasan nila ang kasiyahan sa kanila pong relasyon bilang mag-asawa. Amin din pong inilalapit ang pamilya ni kapatid na Alberto Arillo at Neptali Romero na nasa San Miguel Leyte na ngayon po ay nagdadalamhati dahil sa pagpano po ng aming mga kapatid na ito. I-comfort din po ninyo sila ng Holy Spirit at patuloy po nilang maranasan ang paggabay po ninyo. Amin din pong inilalapit at dinadalangin dakilang Ama si Olin at Christian nawa ay ipagkaloob po ninyo sa kanila ang mithi ng kanila pong buhay, lalong-lalo na sa kanila pong mga pag-exam, bigyan po ninyo sila ng karunungan. Dinadalangin din po namin for healing. Si kapatid na Merleto Mendez, meron po siyang pneumonia at tubig sa baga. Nawa Panginoong Diyos, ang inyo pong makapangyarihang kamay ang hihipo sa kanya. Si Jay Almeror, para sa kanyang post-spine surgery. Si Bonbon Igiso, bone fracture, amin din pong inilalapit at idinadaing sa inyo, Panginoon. Kayo rin po ang magpagaling sa kanila sa tamang panahon. Si kapatid na Pura Bacinila, na mayroon pong diabetes, Nancy Halanda, Lito Sabar, mula po sa San Miguel Leyte, amin pong ipinapanalangin. Na inyo pong tulungan na maging mabilis ang kalapong pagpapagaling. At dinadalangin din po namin ang aming mga kapatid from Australia, si Ivy De Leon, John Hurt, So, Janford, Les Finton, Trevor Blakely, Roma, Greg Hill, Helen Spooner. Nawa ay patuloy po ninyong buksan ang kanilang isipan at kayo po ay kanilang pagtiwalaan at tanggapin bilang personal na tagapagligtas. Amin din pong inilalapit na kilang Ama si Steve for complete healing at dalangin namin na kayo rin po ang makasama po niya sa kanya pong buhay samantalang humaharap po siya sa iba't ibang pagsubok at naniniwala po kami Panginoon na inyo ring
pagkakaloob sa kanya ang kasiyahan ng buhay pagdating ng panahon na maranasan po niya na kayo nga po dakilang Ama ang nagpapagaling ng kanya pong karamdaman. At amin din pong idinadalangin ang aming mga patid na frontliner. Inyo pong ingatan sila, si Alisa Minyes, bigyan po ng malusog na pangatawan at pagkalupo sa kanya ang tagumpay na kanya pong pagpapanukalang maging resident doctor sa Germany. At ganoon din si Rajan Bade, dinadalangin po namin, bigyan po ninyo siya ng karunungan sa kanya pong pilabigsam, ang Bible study na ginagawa po sa Altares, Milagrosa, Southville, Tierra Verde. Pagpalain po ninyo Panginoon at marami pong mga kapatid na makakilala sa inyo at tanggapin kayo bilang personal na tagapagligtas. Aming pong inilalapit din ang pagbubuntis ng aming pong kapatid na si Manilay Gaponan. Inyo pong pagpalain siya na ipakaingatan ang baby sa kanya pong sinapupunan. Si Wilma Panganiban, Sili Malison de la Dimesa, aming pong pinapanalangin din na kayo rin po ang magbigay sa kanilang ng tagumpay sa kanila pong struggle sa buhay. Dalangin din namin na kilang Ama, si Leti Santos, Las Family, Derry Family, Kiambao, Sumagaysay Family, at lahat po ng mga kapatid sa Project for Church, inyo po silang palakasin sa kanilang pong pananampalataya at magpatuloy po sila sa paglilingkod sa inyo. We would like to pray also, loving Father, for complete healing and recovery para sa gallbladder cyst and osteoporosis, ganoon din ang eye problem bone sa gapunang siblings. Nawa ay pagpalain po ninyo at pagalingin, ganoon din si kapatid na Wilma Manilay. Amin din pong inilalapit na kilang Ama, si kapatid na Cliff Manilin Gutierrez, na mayroon pong kidney failure. Nawa, ingatan po ninyo sila at tuloy po silang makaranas ng inyo pong bendisyon sa kanila pong buhay. Sa inyo pong banal na paanan, ay amin din pong inilalapit ang Bible study at ng interest na ginagawa sa Alaminos. Nawa, takilang Ama, mabuksan ang kanila pong isipan at puso sa pagtanggap ng inyo pong mga salita at makilala kayo bilang personal na tagapagligtas at magkaroon din sila ng pag-asa para sa buhay na wala hanggan. Nais din po namin ipanalangin, Panginoon, si Badel Panis na patuloy pong nag-struggle sa kanya pong kalusugan. Inyo rin pong bigyan siya ng kaaliwan ng inyo pong Holy Spirit. Si kapatid na Nel ay aming idinadalangin, si kapatid na Benji, kapatid na Silly, at ganun din si Ellison at Ryan. Ganun din si kapatid na Adong. At Piping, aming pong ipinapanalangin ang ilang ang mga kapatid namin ito ay mayroon pong iba't ibang karamdaman. Nawa sa inyo pong kagandahang loob, inyo pong pagalingin ang aming pong mga kapatid na ito at kung magkagayon ay sumaya ang kanila pong paglilingkod at buhay. Amin din pong idinadalangin ang ilang Ama ang plano ng Pasig 70 Adventist Church na makapagtayo ng simbahan sa Rosario, Pasig. Sa inyo pong kagandahang loob ay mangyari ito sapagkat ito naman ay paraan ng pagpapakilala ng inyo pong katotohanan sa maraming mga tao. Maging bantayog po ito ng inyo pong katotohanan. At amin din dinadalangin yung mga Bible study na ginagawa sa Rosario, Pasig. Mga interest doon na kilang Ama ay himukin po ninyong lalo pang magtiwala sa inyo at ipagkaloob ang kalapong sarili sa inyo at tanggapin kayo bilang personal na tagapagligtas. Amin din pong dinadalangin ang mga anak ni kapatid na Mariano Evangelista na si Marwin na magkaroon po siya ng agarang paggaling sa kanya pong karamdaman at maibsan po ang pag-aalala ng kanya pong buong sampahayan. Dinadalangin din namin na kilang Ama si Vicky Villa, Volita Imata, Winky Contreras, Mabel Reyes, April Ranci, Karina Paragas, Ter Paduga, John Tumayo, Dindo Ramos, at Tuti Sapara. Panginoon Diyos, kayo rin po ang maging kagalingan at kaginhawahan ng aming pong mga kapatid na ito sa kanila pong buhay at maranasan po nila ang magandang pakiramdam ng kanila pong pangangatawan.
Amin din pong inilalapit dakilang ama, si Amihan Palyarme na nagsasuffer sa leukemia ngayon. Naway itouch po ninyo siya ng inyo pong healing hands at manumbalik po ang kanyang kalusugan at maging katuwaan din naman ng buong sambahayan. Amin din pong inilalapit dakilang ama ang aming pang mga kapatid na mayroon pong karamdaman sa mga oras na ito. Kayo po ang nakakabatid, okay, ng kanila pong mga karamdaman. At lalong-lalo na ang family Nabal sa kanila pong mga pang-araw-araw na buhay, pagkalupang pag-iingat at malusog na pangangatawan. At kung magkagayon dakilang ama, luwalhatiin kayo na Diyos na mabuti sa lahat ng panahon sa kanila pong buhay. Sa pagkakataong ito, dakilang ama, ay amin pong itinatalaga na po ang amin pong buhay sa inyo. Sa maghapon ng amin pong mga paggawa, gabayan po ninyo kami, ilayo po ninyo kami sa mga tukso at pagkakasala. At puspusin kami ng inyo pong Santong Espiritu at ang inyo pong katuwiran upang patuloy po naming magawa ang mga bagay na nagbibigay kaluguran at kaluwalhatian sa inyo pong banal na pangalan. Panginoon, maraming maraming salamat sapagkat ang inyo pong pandinig ay bukas at naniniwala kaming hindi po ninyo ilalayo ito sa aming pong mga panalangin. At naniniwala po kaming tutugunin nga po ninyo ito sapagkat ito naman may pananampalataya at pagpapakumbaba na aming pong hinihiling alang-alang lamang sa banal na pangalan ng aming pong Panginoong Hesus. Amen. Amen. Maraming maraming salamat mga minamahal na mga kapatid sa inyo pong pagsubaybay sa ating pong programa dito lamang po sa 777. At pagpalain po kayo ng Panginoon. At sa araw pong ito ay patuloy po tayong lumaban na mayroong lakas kasama ang ating pong Panginoon. At salamat din kay Pastor Archie Cabocos sa kanya pong mensahe. Sa inyo pong mensahe, Pastor, pagpalain po kayo ng Panginoon. Saan man po kayo tumungo sa araw na ito, ay maranasan po ninyo ang pamamatnubay ng banal na espiritu at comfort, kapangyarihan upang kayo po ay magtagumpay sa inyo pong paglilingkod. Amin din pong pinasasalamatan si kapatid na Hani Tabuldan sa kanya pong magandang awitin, papuri sa ating pong Panginoon. Bata man, pero mayroong lugar sa ministeryo ng ating pong Panginoon. Salamat, Hani Tabuldan, sa iyong panahon upang paglingkuran ang Panginoon at mga kapatid sa araw pong ito. At mga minamahal na mga kapatid, kami pong inyo pong mga lingkod, Pastor Joey De Ocampo, Pastor Bong Fidakan sa Control, ay laging nagsasabi, ang Diyos ang sagot sa lahat ng pagsubok. Hanggang sa muli, pagpalain po kayo ng ating pong Panginoon. Narinig ang tinig ni Jesus, ang tugon ko'y ayo sa kailang at daing ng tao. Ang tugon ko'y ayo, ibabalita ang pag-ibig at ang dakilang pag-asa. At kung ako'y mabigo, Jesus pasaklolo, pagkat ako'y nagpasyang hahayo.